Nakararanas pa rin ang masamang panahon ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Pinerwisyo ng baha at landslide ang ilang bayan sa Agusan del Sur. May report si Katrina Son. Nagmistulang maliit na lawa ang school grounds ng Tugbungan Elementary School sa Zamboanga City matapos pasukin ng baha dahil sa walang tigil na pag-ulan sa lungsod. Dahil sa baha, kinansela agad ang klase sa paaralan. Patuloy naman ang pagmomonitor ng City Risk Reduction and Management Office sa mga lugar na apektado ng masamang panahon. So far, we're happy to inform that everything is normal. But in spite of that, we're still on heightened alert. Sa General Santos City naman, nagmukhang palaisdaan na ang ilang kalsada sa Barangay Lagaw. Maging ang Lagaw Central Elementary School, pinasok din ng tubig. May umapaw pang kanal dahil sa mga nakabarang basura. Mabilis namang humupa ang tubig ng tumilang ulan. Baha at landslide naman ang namerwisyo sa ilang bayan sa Agusan del Sur. Sa bayan ng La Paz, 6 na barangay ang binaha dahil sa pagtaas ng tubig na bunsod ng walang tigil na pag-ulan. Sa taas ng tubig, halos bubong na lang ng bahay ang maaaninag sa mga nasabing barangay. 2 namang insidente ng pagguho ng lupa ang naitala sa bayan ng San Francisco. Kahapon, unang gumuho ang lupa malapit sa National Highway sa bayan. Kaya ilang motoristang papunta sana sa Davao City at Butuan City ang nastranded. Agad na nagsagawa ng clearing operation sa mga otoridad. Umapaw naman ang isda naman ang nakaligtas matapos ang magkakahiwalay na aksidente sa karagatan ng Central Visayas dahil sa masamang panahon. Isang mangingisda ang pinaghahanap pa rin ng Philippine Coast Guard matapos mawala sa karagatan sakop ng Bohol, habang nakaligtas naman ang kasamahan nitong napadpad sa Sikihor. Sa sea waters between Panglao and Sikihor, nagkaroon sila ng trouble, and then gawa ng napakalaking due to the big waves and medyo malakas talaga ang hangin. So na-drifted sila, tapos unfortunately eventually nakapsized yung bangka nila. Samantala, 2 mangingisda rin ang nailigtas ng PCG sa Bayawan City, Negros Oriental kahapon. Nagka-problema raw ang kanilang bangka kaya hindi sila nakabalik sa dalampasigan. Ang 2 mangingisda naman na nasagip ng PCG sa Apo Island, nakauwi na sa kani-kanilang pamilya. Manatiling I am ready sa maulang panahon ng mga taga-Visayas at Mindanao bukas dahil pa rin ito sa epekto ng isang tail end of a cold front, habang hanging amihan naman ang umiiral sa Luzon ayon sa PAGASA. May banta rin ng landslide at flash floods sa Southern Leyte, Central Visayas, Caraga Region, Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula. Sa datos naman ng Metro Weather, may ulan sa Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula bukas na umaga. At sa hapon, maulan na rin sa halos buong Mindanao at posible pa ang thunderstorm. Sa Visayas, maghapong maulan sa malaking bahagi, lalo na sa eastern section na may malalakas na ulan. At sa Luzon, maaliwalas ang panahon sa malaking bahagi, maliban na sa Palawan na may mahina hanggang katamtamang ulan na aasahan buong araw. Katrina Son, Jimmy News.